Good evening to everyone. Welcome to my vlog. Ito is vlog. So, ito po ngayon ako ay nagpapasalamat sa mga sumuporta sa at magsusubscribe, nag-like, nag-share, nag-watch sa aking video. So, bago po ang lahat, huwag niyo kalitan i-share, i-like, i-comment na din para masaya. So, ito po ay isang kababayan natin na kalunos-lunos po ang kanyang pangyayari sa bilisang katulong sa Saudi Arabia. Nakakaranas po siya ng pang-abuso po bilang nagsisilbihan sa kanyang amo na hindi po niya ito nararanasan sa Pinas. Nakakalain niya magtatrabaho lamang para matustusan ang kanyang pangangailangan sa Pilipinas. Like me, I am also OFW from Hong Kong. So, sa kanya na po ay sasariyan po siya. So, sisimula na po ko na po ang kanyang sulat. Babasahin ko lang. So, first time po, ayan, natitik ko muna itong ano ko eh, sounds ko eh. Hindi po na okay yung sounds. Pasensya na po na nag-interrupt yung sounds ko. So, ay, sus. Basahin ko. Wait. Mabasahin ko lang po yung sulat ko na nahanap ko pa. Piniim lang kasi na yung ano ko. Yung sulat niya. Kaya medyo ito na talaga sa babasahin ko. So yung sounds natin kailangan natin hinaan ko muna yung sounds, ha? Ayun, so first time kong mag abroad after ko ng quarantine na 5 days. Kaya ko susunduin ako ng Amanda, hindi pala magbibiyahe pala ako ng 18 hours mula doon sa agency siguro niya, papunta na talaga sa amo niya. So 18 hours sa bus, afternoon dumating na ako sa bahay nila. So pinakilala ako sa mga taong pagsisilbihan ko. Kala ko yung nagsundo sa akin ay siya ko, kasi siya yung nag-sponsor sa akin. Yun pala, ibigay ako sa mga kapatid at nanay niya. So, ganito po kasi sa OFW, sa Middle East. Kadalasa, ibibigay ka sa mga family. Akala mo, yun na yun yung amo mo. So, yun ang sabi ni kabayan. Akala niya, yun na yun. Eh, hindi pala. So, ibibigay pala siya sa iba. So, sambasan ko. Kasi siya yung nag-sponsor sa akin. Yun pala ibigay ako sa kapatid at nanay niya. So, naka 6 months siya doon. Nag-stay. Na ako bago lumabas, ang mga tunay na ugali na mundo. Nang nag 6 months na siya, lumabas ang tunay na ugali ng kanyang pinagsisilbihan. So, ang tunay na ugali. Muntik na ako marip. Nakatakbo lang ako, sumbong ako. So, sa kanyang pangyayari, muntik na po daw siyang marip. Buti ka po ay nakatakbo siya at naiwasan niya yung kalunos-lunos na sana ay sinabi na sa kanya. So, ito na. Continue ako sa basa. Kapatid nilang babae, nagsumbong siya sa kapatid niyang babae, pero parang ako pa yung naging masama. Magsabi din ako sa agency, pero mas panig pa ang agency sa amo ko. Sabi pa, kung gusto kong umalis, bayaran ko ang nagastos sa akin ng 200,000. So, ganito po, pang ano yun eh, yung anong tatawag doon, ibang basta may ibang term nun na pag ikaw malis, manda ka, parang ganun. So, continue ta sa pagbasa-basa, ha? Yan, kalunusunot ang ano. Ikaw na nga nagribyado, ikaw pa nung parang naging kasalanan.
natin, dito ko rin naranasan ang mat-isprihan ng tubig sa mukha ng bunganga ang Diyos. So, napakalunasan niya yung tubig sa mukha, ganun. Siguro tinapunan siya. Bunganga ng Diyos, naranasan ko din, naranasan ko din dito ang matulog ng walang kain, kundi tubig lang. So imagine, nakakaranas ang ating kababayan na walang kain na buong araw. Buong maglamag. Wala siya kundi tubig lang. So ganun po. So, yung sa kakaligitnaan ng tulog mo, gigisingin ka at ipapabuhat sa iyo ang isang sakong harina. Balahos pa sa naman itong kamo niya. Then, sa Pinas di ko pa naranasan na kapag may sakit ka, paliguan ka at tuloy ang trabaho mo. Habang nagdidilaryo, paningin mo yung pagkain mo na nila, mas lamat na nila ng pagkain mo. Ayo na nga tayo mga kababayan, ina. Kalunos-lunos na nga yung sinapit niya. Hindi pa siya papakain ng masto. Pero may mabait din naman kapag bumisita dito mga anak niya, babae, special mga kapag. So pag sila-sila lang, ang kinakain niya ay parang nilamos-lamos na parang hindi natin alam kung ano, kung papaano na lang. Baga parang baboy na yung pagtingin niya sa ating kababayan. Napakahirap ng ganito po na makakaamo ka ng malupit. Naranasan ko din dito yung ipahiya pa sa maraming tao, tapos yung sobrang pagod na nanginginig ng tuhod mo, di ka mapagpahinga. Ayun po, ayun lang po ang kanyang karanasan. So base po sa aking pagbabasa sa kanya po ay kalunos-lunos talaga po ang kanyang pangyayari na hindi niya nararanasan sa Pinas. Nang akala niyo kabayan na imaangyang ka ang gusto niya, maihawon siya sa kahirapan ng pamilya na. Diba? Ganun naman tayo eh. Bumuhas tayo ng ibang bansa para sa ating ikabubuti. Kasi kung tutusin talaga eh, kung maganda lang ang sitwasyon natin o pamumuhay natin sa Pinas, hindi natin mag-abroad. Pero wala eh. Kailangan eh. Dahil isa pa doon, pagsahuran ang pag-uusapan, malayong-malayo ang Pinas po. Yun po talaga. Kaya maraming mga kababayan natin sa Pinas, gustong mag-abroad, maranasan. Dahil talaga sa sahod din. Mostly. Isip na sa mayayaman, eh hindi na po, hindi na sila. Diba? Pero yung kaming mahihirap, eh wala eh. Walang magagawa eh. Wala. So, kailangan talaga para lang mayayaman. So, ayun na nga po na nakaranasan ng ating kababayan na kalunos-lunos talaga po. So, kabayan, yun. Alam kong kikinig ka na tumitingin ka sa video nito na ikaw po ay gabayan dyan ng Panginoong Hesus, manalangin, lumalaban sa lupit ng inyong karanasan. So, laban lang. Kunting tiis na lang siguro. Hindi mo naman alam kung ilang taon ka na dyan. Hindi mo binanggit. So, nagpapasalamat na din ako sa inyong pagtitiwala sa akin na ibinigay mo o talagang nag-PM ka sa akin, nagtiwala na ibigay ang inyong karanasan, ipiin mo sa akin at gabasahin ko on in dito sa YouTube channel ko. So, ulit po, alam kong napakasakit, napakahirap po, lalo pat mawalay ka sa pamilya, malayo sa pamilya. So, ang ating advice lang, manalangin sa Diyos. Ganun talaga eh. Malupit yung amo.
Ang akin lang ay laban. Laban lang. Kung laban lang tayo mga RFW. Diba po? Sumuli ako po ay nagpapasalamat sa iyo. At nagtiwala ka po sa akin. So, sana po ay nasa mabuting kalagayan ka na ngayon. Hindi lang po ikaw ang nakaranas ng malupit po na abuse. Hindi lang po ikaw po. Marami po. Pero isa ko pong nabibilang doon po. Sa naway, gabayan ka ng ating mahal na Panginoong Jesus. Muli, maraming salamat kay Jean. Hindi po tunay nga pangalan. Thank you so much. Thank you for watching. God bless.